Yan, dumating na po yung ating grafted na ampalaya. Yan. At atin na rin pong itatanim. So ngayon po ay alas 8, alas 9 na ng umaga. Yan po, nagpapatanim na tayo. So tatanim din tayo. Hello guys, welcome back to my channel. Dito po ngayon si Mateo Luis, kumakain. Pinapakain ni Mami. Kaway-kaway muna. Yan. So yun guys, tayo ay nagdidilig ngayon. Yan. Tayo nga pala yung naglaba rin. Laglag. So mahangin po, mahangin. Yan, kalaban din ng halaman. Mahangin, tapos sobrang init. And guys, meron tayo ditong tanim din na patola. Yan. Patola, ampalaya, upo, halo-halo na. Bahala na sila ditong magkita-kita sa taas, sa balag. Tapos yun nga po, pakita ko lang. Dahil sobrang init, tayo ay nagdidilig gamit ang perforane. Yan. Oh. So yan, isa tayong linya dito. Isa. Tapos ito pangalawa. Yan. Kapalakot. Yan. Yan. Kasi nga po sobrang init. Tuyo-tuyo ang lupa. Pagka ang ginagamit nating hose ay yung chemical hose lang, masyadong mababaw ang basa sa lupa, kaya ito yung ating ginamit. Tapos kahapon nga pala idinating na yung grafted na ampalaya, ang patola. Yan po, nakatanim na. Patola ang ilalim, ampalaya ang ibabaw. So yan po ay kaya tayo na order nito, dahil may mga area na namamatay na. At ito po sana yung ating ipapalit, kaya lang medyo nagkamali tayo. Dahil ang plano talaga dapat dito uli tatanim sa pinagtaniman dati ng ampalaya. Ngayon, nung na-abort yung sili, na-cancel, dito na tayo nagtanim. So pwede naman sana dyan na normal na ampalaya. Kaya lang na-order na natin, hindi na natin na-cancel. Pero okay lang naman kasi napatanim din. Saka anong nangyari nga nung nakaraan, yung mga area na to namatay yung mga tanim dahil nga maraming insekto nung naghalit tayo ng balag. So tama naman, yun yung ating pinanghulip dito. So nagpahabol din tayo isang lata, kaya lang kinulang pa rin. So yan, bali dalawang hose na yun nakalinya natin doon. Tapos ito, pangatlo, meron pa tayo dito ng pangatlo. Pangatlo. Saka dito pa pangapat. So yan po. Wala siya, chill. Chill lang. So may advantage po at disadvantage itong ating perforane. So ang advantage niya, yun nga, malalim din yung kanyang nababasa sa lupa. Ang disadvantage naman, syempre malawak din yung nadidiligan. Ay anong nangyayari, mabilis tumubo yung damo. So may nag-advise sa akin na drip irrigation. So bibili sana ng drip irrigation. Iisip ko naman, masyado naman yung mabagal. Pero pwede naman kasi basta tagalan mo lamang yung pagdidilig. So siguro subukan natin some other time yung tawag dito, yung drip irrigation. So sa ngayon, ito naman yung available at okay naman yung ating perforane, kaya yan na muna yung ating ginagamit. So sa ngayon, lipat-lipat lang mano-mano, dahil kaya naman.
So ano lang talaga, tiyagaan lamang. Pero kung may budget sana, mas maganda ah. Bawat ano na lang, bawat linya meron para lipat-lipat na lang ng hose. So mas maganda rin sana yung nakalinya tapos na-gate bulb na lang. Pero sa ngayon, kaya pa naman tiyagain sa ganito na manual. Manual, pero yan. At least, ano pa rin naman tayo, nakakagawa ng iba gamit tong perforin na to. So yan po. Tapos sa mga baguhan po pala sa atin, sa mga baguhang viewers, kung mapansin nyo po itong ating balag ay pwede siyang ibaba. Yan. Flexible po siya. Ito, gaya nito, nakatukod lang to. Hindi siya yung pangkaraniwang balag na po. Yan. Yan yung dulo. Ano ba? Yan yung dulo. Saka ito. Yan. Hindi po ito yung pangkaraniwang balag na lahat ay nakabaon sa lupa. So kaya ito, pagka may malakas na hangin, pwede rin nyo pong ibaba. So yun po yung advantage ng balag na to. Tapos pwede nyo rin siyang padaanan ng traktor, tanggalin lang muna lahat ng poste. Yan, matitira lang sa gilid at saka yung konting tuod. So yan po ang ating mga activities ngayon. So ngayon mga po pala ay nagpapagamas naman tayo, nagagamas na rin tayo dahil yun nga, mabilis din tumubo ang damo. Ayan, kakapal na rin yung damo ng iba. So yan. So yun guys, hanggang dito na lang muna yung ating video for today. God bless you on the next video, and to God be the glory. Bye bye.